So, good day, UMS Grade 12. So, we're going to discuss Philippine politics and governance. So, nasa lesson 5 na tayo. So, yung lesson 5 natin, it's all about historical background of Philippine democratic politics. So, pag-aralan natin, pag-usapan natin kung ano nga ba yung nangyari during our history, and then kung ano yung mga naging epekto nito sa kasalukuyan, yung pagsakop sa atin ng mga Spanish, ng Americans, and Japanese. Okay, so let's proceed. Okay, the ancient Filipinos and their government. The pre-Spanish government. The early Filipinos had a government which they called Balangay, and then the head of the leader was called Datu or Raja, who was assisted by the elders in the community. All the power of the government was exercised by the Datu or Raja. He was chief executive, lawgiver, chief judge, and military head. So dito sa pre-Spanish government natin, before kahit di pa tayo nasasakop ng mga Spaniards, meron na talaga tayong government. So yung government yun, nag-umpisa yun sa isang barangay na tinawag nilang Balangay. So sa yung barangay na yon, merong namumuno sa kanila or tumatay yung bilang isang presidente, yung tawag nila doon ay Datu or Raja. So yung Datu and ano yan sa Luzon and sa Bisaya, well yung Raja naman, ito yung tawag nila sa leaders nila sa may mga ano party ng Mindanao. Okay. And then syempre hindi lang naman yung Datu yung ano yung nagde-decide ng mga decision, humihingi yan ng advice sa mga elders nila. So, yan, yung mga mas nakakatanda sa kanya. So, kung familiar kayo sa ano sa palabas na Amaya, 'di ba? So, doon parang ganun yung situation before. Meron silang Datu o Raja, and then yung elders ay yun yung babaylan nila. Yung babaylan nila ay yun yung mga manggagamot or mga hilot na kung saan nagbibigay din ng advice sa magiging decision ng Datu o Raja. Pero yung advice na yun, nakay Datu pa rin yun or nakay Raja kung susundin niya yung advices ni elders. So ayun nga, Datu chieftain ruled each barangay, each was independent of the other barangay. So yung kapangyarihan ng Datu, di ba na-audis kasi yung pinapractice natin is here in the Philippines, we have 3 branches of government kung saan ito yung ano executive branch, legislative, and judicial branch. So yung Datu, yung sa panahon ng mga Datu and Raja, nasa kanya yung tatlong powers na yun. Siya yung nag-implement, siya yung gumagawa ng batas, at then siya din yung sa kanya din yung judicial powers niya. And then syempre as long as the dito balikan natin itong military power, nasa kanya rin. Siya din may karapatan na mag-declared ng mga war once na may mga sumakop sa kanila. Okay. The Datu as legislator is okay. So ito yung Datu bilang legislator issued laws and consult with the Council of Orders. So yung umalohakan barangay crier or announcer to announce to the people the approval of the new law. So ito yung umalohakan yung tawag nila sa mga nag-a-announce sa mga bagong batas na ipinatupad ng Datu, mga pagbabago sa kanyang balangay. So ayan yung umalohakan, siya yung announcer ng mga changes inside the balangay. So umalohok. Okay, so Datu naman as a judge, it is used the trial by ordeal in determining who among contending parties was lying and who was telling the truth. The test consisted several activities to test the physical ability of a person. The one who came out with lesser injuries or was relatively unharmed was pronounced the victor. So, yung ano, yung paghuhukom or para malaman
kung guilty ba yung isang suspect na yon, ipamamaraan nila before masyadong harmful. So bakit? So tinawag nila yan dati as trial by ordeal. Itong trial by ordeal na to, yung example nito, meron dalawang suspect or pinaghihinalaan na gumawa ng krimen. So yung dalawang suspect na yon ay dadaan sila sa isang test. Ay yung tinatawag na trial by ordeal. So yung mga kind of test na yan, halimbawa magpapakulo sila ng sobrang init at sobrang kumukulo na tubig. And then ilalagay nila yung kamay nila doon, yung dalawang suspect na yon sa ano, sa kumukulong tubig na yon, sa mainit na tubig na yon. So ito papansin niyo. Ayan. And then kung sino yung pinaka konti yung damage or injuries, so meaning ito yung ano, ito yung not guilty, while yung pinaka sobrang maraming damage or injuries, siya yung guilty person. So siya yung paparusahan. And then yung isa makaka ano na makaka matatawag na innocent kasi konti lang yung kanyang galos. Okay, so that is trial by ordeal. So bakit ganun yung paniniwala nila? Okay, let's talk about that. The pre-Hispanic Filipino believed the God protected the innocent and punished the guilty. This system of decisions making did not rely on logic and legal reasoning. It showed that the ancient Filipino believed in God and that in divine intervention. The local chieftains therefore used religion in governing their subject. So yung mga ano natin, during the pre-Spanish Filipinos, naniniwala kasi sila sa mga god and goddesses. Okay, so naniniwala sila na kung ikaw ay inosente, tutulungan ka or paprotektahan ka ng ano, Panginoon na sinasamba nila. So wala sila katulad sa atin na napapractice natin ngayon na dumadaan sa investigation, sa due process of law. Wala silang ganun-ganun. Isa lang yung tinatawag na trial by ordeal lang. So sa pamamagitan lang ng test na yun, doon nila matatest kung guilty ka ba or not guilty. So that is trial by ordeal. Okay, so now let's talk about the colonial rule, or ito na yung sinakop tayo ng Spanish. Okay, the coming of Spain. In the 16th century, the Philippines was invaded by the Spaniards. They made our country into a colony of Spain. Okay, so pag sinabi nating colony, so meaning ito yung colony, hindi ano to, hindi ka malayang bansa. Merong nagko-control sa iyo na ibang country. So that is colony. So that, but before colony tayo, naging colony tayo ng Spain. Kasi sinakop nila tayo. Sinakop nila tayo. Okay. Why Spaniards came? Okay, so the reason why Spaniards came to the Philippines and Asia because of the 3 G's. So ito yung tatlong 3 G's na yun. First, God, gold, and glory. So yung mga Spaniards, reason nila para magpakalap ng kanilang religion. So yung religion natin, doon natin adapt sa mga Spanish men, or Spaniards men, yung Catholic. Sila yung kauna-unahang tao na nagpakalap ng Catholic religion dito sa may Pilipinas. So ayun, unang reason nila. Pangalawa, yung gold. So before kasi yung Pilipinas ay maraming mga ingredients yan, mga pangasangkap before. So yung pamamaraan lang ng kalakalan nila dati ay pamamalit lang ng mga sangkap. So kaya nila inano yan, kaya rin tayo nila sinakop kasi nga maraming mga ano dito, mga ingredients like yung mga paminta, mga sibuyas, mga luya. So mayaman tayo dyan. So kaya rin tayo sa ako. And then syempre, yung pangatlo, yung glory, para tayo ay kanilang pamunuan or tuluyang sakupin yung ating bansa. Okay. So let's proceed to the Magellan Voyage. Ferdinand Magellan is a Portuguese explorer. Okay. As the Portuguese king, King Manuel. Okay, so si Ferdinand Magellan, ano yan, hindi siya isang Spaniard, siya isang Portuguese. Okay, so pumunta siya kay sa Portuguese king nila. So ang pangalan si King Manuel para
para bigyan ng financial na assistance yung kanyang paglalakbay dito sa may Pilipinas. Pero hindi siya pinainggan ni King Manuel. Tinawanan lang siya. Kaya si Magellan, nagpa siya na mag-travel sa next country. Doon na siya napadpad sa may Spain. And then, kinausap niya yung dalawang namumuno doon. Yung Hari at Reina, si King Ferdinand and si Queen Isabel. Okay. So, yung dalawa, yung Hari at Reina na yun ay na-convince ni Magellan na suportahan yung kanyang paglalakbay or yes, voyage sa papunta na Asia or Philippines kasi nga ay sinabi niya sa Hari at Reina meron siyang alam na secret na daan or shortcut papunta sa Pilipinas kasi napakalayo nga naman ng Spain from Philippines. So na-convince yung Hari at Reina na yun kasi nga sinabi niya meron siyang shortcut na alam. So now yung tawag natin dun sa dinaanan ni Magellan, makikita natin yan sa mga mapa natin, ay na yung secret passage. Okay. Okay, so ayun yung Strait of Magellan. Ayan na yung tawag na makikita natin sa mga mapa natin. Ayun dinaanan ni, or yung lane na dinaanan ni Magellan kasama yung kanyang mga yung binigay na yung hari. So, sinuportahan siya ng hari at reyna ni King Ferdinand and Queen Isabel. Binigyan siya ng tauhan. It consists 250 Spaniards men. Binigay sa kanyang tao. And then, binigyan din siya ng limang ships. So, yung mga ships na yon may mga kani-kaniyang pangalan yon. Okay, si Trinidad, si San Antonio, Victoria, Santiago, and Conception. So ayan yung mga pangalan ng ni Magellan. Membership niya. Okay, Trinidad, San Antonio, Victoria and Santiago Conception. Okay, so that's it. Okay, nakarating si Magellan dito sa Pilipinas or nakaano siya sa atin nung March 17, 15, 21. So ayan yung pero meron diyang controversial na issue pa din, pinagtatalunan pa rin yan ng ating mga historian kung kailan ba talaga yung exact date na pagtapak ni Magellan sa Pilipinas. Yung iba sinasabi March 16 yung, and then yung iba naman March 17. So ayun nga kasi nga merong magkaiba kasi yung time ng Pilipinas at Spain, di ba? Kaya ayan hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin ng mga historian natin. Okay, so tayo sa government in the Philippines under the Spanish rule. The Philippines was governed by the King of Spain through the Viceroy of Mexico, also a former colony of Spain. Gained her freedom in 1821. The Philippines was ruled directly by Spain. The government established in the Philippines was centralized. The national government was held by a Spanish governor general who was appointed by the King of Spain. So, ayan yung Viceroy na yan. Ayan yung mga Mexicano naman yan na pinadala rin sa atin, na pinadala rin ng hari ng Spain. So kaya sila sumusunod sa hari at Spain kasi nga before colony rin ng Spain yung Mexico. Sinakop din ng Spain yung Mexico. So naging malaya lang sila during 1821 years. Okay. Kaya napapasunod pa rin nila yung mga Mexicano natin. And then sila yung mga ayun nga ginogobern nila tayo, pinamumata naman yun. Pero under pa rin siya ni King of Spain. Okay. And then ayon mayroon ding inappoint yung hari para siya yung magsilbing presidente or mamuno dito sa Pilipinas. Ay yung inappoint niya, yung tawag nila doon ay Spanish Governor General. Yeah. So now let's proceed to Andres Bonifacio. Andres Bonifacio organized the Katipunan, a secret revolutionary organization of the Filipinos. Its aims was complete separation from Spain. It precipitated the Philippines Revolution on August 26, 1896. That's according to De Leon and De Leon, 2014.
It was replaced by another government when it was discovered the Spanish authority. The new government was headed by General Emilio Aguinaldo as president in Tejeras Convention held on March 22. So ito yung tinatag si ni Andres Bonifacio, ito yung KKK natin. Okay, or kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan, mga anak ng bayan. So yung pinaka goal niyan or objectives ng association na yan, ihiwalay ang mga Pilipino sa pamumuno ng Spanish. Okay, pero hindi yan nagtagumpay yung KKK niya. Kasi nga nalaman ng mga Spaniards na bumubo sila ng association. Okay. And then, ayan, kaya dyan nagbuo yung grupo naman ni Emilio Aguinaldo na kung saan siya yung kauna-unahang president ng Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. Okay, so naganap yung kanilang batuhan sa May Tejeros Conventional held on, it is was held on March 22 to 23, 1897, yung batuhan nila. And then doon nga nanalo si Emilio Aguinaldo. So meron diyang controversies between Andres Bonifacio and Emilio Aguinaldo. So nagkaroon din yan ng group or bangayan, diyan na buo yung Magdalo versus Magdiwang. So just yung kay Magdalo, sa grupo yun ni Aguinaldo, kay Bonifacio naman yung Magdiwang. Okay. Ayan. So sa Tejeros Convention, dyan din nagkaroon ng NAIC Military Agreement. So, may, yung Tejeros na yan, convention, ano yan, bandang Cavite yan. Okay. So yung difference pala ng KKK from La Solidaridad, yung KKK kasi more on force or dahas talaga, unlike sa La Solidaridad, yung way nila ng revolution ay by means of writing. Isinusulat nila lahat ng mga pinanaing nila from government. Okay, so si yung La Solidaridad naman, ito yung pinamumunuan nila Jose Rizal, nila Graciano Lopez, nila Haina, and Marcelo H. Del Pilar. Okay, so and then ano rin, wala sa ano natin, so banggitin ko na lang. Yung ano, noon pa man, kahit hindi pa nakaupo si Marcos, meron ng Marcelo na naganap sa Pilipinas. So nangyari yon during 1896. So eight provinces lang naman yung affected doon, hindi buong Pilipinas. So ano-ano yung mga provinces na yon? Okay, so Cavite, Manila, Laguna, Batangas, Pampanga, Tarlac, and Nueva Ecija. So, yun nga yung mga Spaniard, minamasaker nila kahit mga innocenteng people during that martial law. And then, ayun nga, ito kasing si Bonifacio ay in-execute to. Kasama yung kanyang kapatid na si Procopio. Pinatay yan doon sa May Magundon, Cavite noong May 10, 1897. Kasi nga dahil sa pagkakaroon nila ng bangayan against the Emilio Aguinaldo. Okay, so let's proceed to the government during the American regime. The Americans started the military rule in the Philippines on August 14, 1898 naman. The President of the United States delegated this authority to the military governor who was exercised all powers of the government as long as the war lasted. Executed legislative and judiciary, the Spooner Amendment, the military regime in the Philippines. So ayun nga, dumating yung mga Americans natin, nilabanan nila yung mga Spaniards and then sila yung nanalo. Therefore, sila na yung namuno dito sa Pilipinas. Under colony naman tayo ng mga American people. Okay, pero
dito yung American dapat papalayain na tayo. Ito yung tinatawag nila na ano, MacDarville law ata yun. Wait lang, check natin. Okay. So MacDarville law, yung ayun yung ano 10 years pa magiging malaya na tayo. Dapat kaya na natin pamunuan yung ating sariling bansa. Ayun yan, yung Tidings MacDuffie. Ayun yung batas na binibigay niyo Pilipinas ng kalayaan. 10 years yung ano noon, yung palugit doon. Once na nakita ng mga Amerikano na kaya na natin mamuno, papalayain na nila tayo. Pero hindi pa natatapos yung taon na yon, yung kampung taon na yon, dumating naman tong mga Japanese natin, mga Japanese people. So plano rin nila tayong sakupin. The Japanese Military Administration was established in Manila on January 3, 1942. Civil government which was called the Philippine Executive Commission was established with George B. Vargas as chairman. It had legislative and executive power but law enacted through were subject to approval by the commander-in-chief of the Japanese forces. So ayun nga yung sinakot naman tayo ng mga Japanese Air Force, hindi na natupad yung Tidings MacDuffie na abolish na yun. Okay, so now let's proceed to the President of the Philippines. Okay, so ayun yung kauna-una ang President ng Pilipinas ay si Emilio Aguinaldo. Yung term niya ay 1878 to 1901. So he is the first President of the Philippines. He held the Filipinos in fighting against the Spaniards and the Americans. So siya yung namuno doon para labanan yung mga Spaniards and Americans soldiers natin before. And then next na naging president, yung pangalawa, si Manuel L. Quezon. His term is 1935 to 1944. The first Senate president elected as president of the Philippines. First elected in a national election, he made Tagalog to Filipino, the national language of the Philippines. So siya yung nagpatupad na maging national language ng mga Pilipino yung Tagalog or Filipino. Ayun yung contribution ni Manuel L. Quezon. Okay, so the third one is Jose P. Laurel from 1943 to 1945, yung kanyang pamumuno sa Pilipinas. He was the president of the Philippines during the Japanese occupation in World War So ayan si Jose P. Laurel, siya namuno habang sinasakop tayo ng Japanese. Pero itong ano niya, pamumuno niya ay tinatawag na puppet government. So bakit naging puppet government? Kasi nga nakokontrol siya ng mga Japanese soldiers natin, Japanese officials. Kung ano yung sinasabi ng Japanese, sunod-sunuran lang siya. Kaya binansagan siya ng mga Pilipino as puppet government, pamumuno niya. Number 4, Sergio Osmeña, 1944 to 1946. He was the oldest president at 65 to hold office. He rehabilitated the Philippine National Bank and the Philippine Joint International Monetary Fund. So Sergio Osmeña. So now let's proceed to Manuel Rojas. The first president of the Third Republic, and during his administration, the Philippines started reconstructing war damage. A military assistance pact was signed in 1947, granting the United States a 99-year lease on design military bases in Dakar. So si Manuel Rojas, yung term niya ay 1946 to 1948. Yung pang-anim natin ay si Elpidio Quirino. Yung term naman niya ay 1948 to 1952. Vice President siya, Quirino ascended to the presidency when Rojas died in 1948. He ran for president in his own right in 1949, winning a 4-year term. So si Elpidio Quirino, dati ano lang siya, vice president siya, and then suddenly si Manuel Rojas namatay, kaya siya automatic siya yung mag-take over na positions ni
Manuel Rojas. Pero na-re-elect din siya, nanalo ulit siya nung 1949. Ayun nga, kaya siya nagkaroon ng four years din. Okay, so number 7, Ramon Magsaysay. Ramon Magsaysay succeeded Quirino but was not able to finish his term as he died in a plane crash on March 17, 1957. He was immensely popular with the ordinary people. So ito si Ramon Magsaysay at tinalo niya naman si si LP John Quirino, pero hindi rin tumagal yung kanyang termino kasi nagkaroon ng plane crash yung sinasakyan niyang airplanes. So dahil sa accident, plane crash. Carlos P. Garcia, yung pamumuno niya ay 1957 to 1961. The fourth president of the Third Republic was known for his Filipino first policy. He also implemented cultural revival and economic nationalism. So itong si Carlos P. Garcia, siya yung nagpatupad ng Filipino first policy. So dapat tangkilikin muna natin yung sariling atin bago yung sa ibang bansa. So sa kanya nagmula. So dapat tama nga naman yung ganun policy, di ba? Tangkilikin muna natin yung sariling atin bago yung sa ibang mga bansa. Okay, Desdado Makapagal, 1961 to 1965. Succeeded Garcia, his administration was known for its socio-economic programs, the abolition of tenancy and the establishment of land bank. So ayan si Isdado Makapagal, yung termino niya from 1961 to 1965. So siya yung tatay ni Gloria Makapagal. Okay, so dito na tayo kay Ferdinand Marcos. Mahaba-haba yung termino niya from 1965 to 1986. Became the president in 1965 and was re-elected in 1969. Marcos declared martial law on September 1, 1970 by proclamation number 1081. So ito, dito natin naranasan yung martial law. So ito also known as Marcos regime. So sa termino niya, naging madugo at meron talagang kamay na bakal once na hindi mo sinunod yung kanyang pinag-uutos, automatic ikaw ay kanyang paparusahan o bibigyan ng punishment. So yung dinektar niya yung martial law noong September 21, 1972. So yung batas na nag-proclaim doon yung PD number 1081, Presidential Decree. Okay. Let's proceed to Corazon Aquino. 1986 to 1992, succeeded Marcos and became the first woman president. Aquino lacked political experience but she survived 7 coup attempts. Si Corazon, wala talaga yung experience sa politika, pero siya yung nakasurvive naman siya sa kudeta or people power ng mga Pilipinas before. Okay, yung term niya is from 1986 to 1992. And yung pang-12 natin ay si Fidel B. Ramos from 1992 to 1998. Became the president in 1992 and declared national reconciliation. He was known for his program, Philippines 2000, where he attempted to make the Philippines a tiger economy of Asia. So dito ay Fidel B. Ramos, dito na umaangat or naging maganda na yung ekonomiya ng ating bansa. And then the 13th president, si Joseph Estrada. From 1981 to 2001 lang siya. A famous movie actor, became the president by landslide victory in 1998. His election campaigns erupt para sa mahirap and won him the votes, the masses. So ayun nga, marami talagang bumoto kay Joseph Estrada kasi nga siya ay kilala bilang movie actor. Movie actor siya, kaya talaga maraming bumoto at landslide yung kanina victory. Pero yung sa pamumuno ni Erap, 3 years lang kasi nga siya ay na-impeach ng sambayan ng Pilipino. Nung na-discover na siya ay
nagko-corrupt sa kabanang Pilipino, and then yung illegal gambling na ginawa niya, kaya siya na-impeach. Eh, si Gloria Macapagal Arroyo naman, 2001 to 2010, the daughter of late President, ayun nga si Diosdado Macapagal, she had this vision which she called supiin ang kahirapan. So ayan naman yung tagline ni ano ni Gloria Macapagal. So si Gloria Macapagal ay ano yan, kaya 2001 to 2010, matagal yung termino niya kasi before ano siya, vice president siya ni Joseph Estrada. Ayun nga, syempre yung na-impeach si Joseph Estrada, siya naman yung nag-take over ng position ni Estrada to become as a president. Okay, so tumakbo ulit siya nung matapos ang termino niya, so nanalo naman siya. And then yung naging vice president niya during his term ay si Noli. Yes, si Noli yung vice president niya. Okay, pero siya, yun nga, hindi na siya na-re-elect. Nagkaroon kasi ng controversial about the Hello Garci scandal. So, kung familiar kayo dyan. Ayan. And then the 15th president of the Philippines was Benigno Simeon Cuanco Aquino III, also known as Pinoy or Noynoy. Is a Filipino politician who served as the 15th president of the Philippines from 2010 to until 2016. Aquino is a fourth generation politician and was the chairman of Liberal Party from 2010 to 2016. So siya yung nagtatag niya ng Liberal Party. So siya yung pumalit kay Gloria Arroyo, si Pinoy. And then yung ano nga, yung kanya, during his term naman, nag-focus siya sa educations. Ayan yun, si Pinoy. And then, syempre, yung ating present president ay si Rodrigo Roa Duterte, also known as Digong and Rodi. Is a Filipino politician who is the current president of the Philippines and the first from Mindanao to hold the office. He is the chairperson of PDP Laban, the ruling political party in the Philippines. Born on March 28, 1945, so his age from now is 75 years old. He born at Maasin City, Mindanao. Full name, Rodrigo Roa Duterte. Oh, presidential term from June 30, 2016 up to present. So si Duterte naman siya yung chairman or nagtatag ng PDP Laban. Kaya Aquino naman yung ngayong Liberal Party. So ito naman si Rodrigo Duterte, nagpo-focus to na ito naman yung inaano yung sugpuin yung droga sa Pilipinas. Okay, so that's the end of our pre-recorded for today. I hope you have learned many lots. So kung may mga tanong and clarification, pag-usapan natin yan sa live meetings natin. So marami pa akong hindi na babanggit dyan. Research na lang para once na tatanungin ko kayo, may ano rin kayo, may mga ideas din kayo about that, about sa lessons natin. So thank you and God bless everyone. Stay safe. Thank you.